Okay. Nag-iiyakan na sila, guys. Dahil sa mga binitawang salita ni VP Sara. Anak ng teteng. Nung hindi nagsasalita yung tao, hanap kayo ng hanap. Sigaw kayo, nagsigaw dyan na, Sara, magsalita ka na sa West Philippines. Ngayon na binanatan na kayo sunod-sunod, iyak-iyak kayo ngayon. Gago! Yan ang hirap sa inyo eh. Sabi, may mga kasabihan nga tayo, huwag niyong gigisingin ng dragon. Gago! Kapag nagising yan, paktay kayo diha. Gago! Ha? Paktay kayo diha. Kaya yung sinasabi namin sa'yo na paulit-ulit, huwag na huwag niyong gigisingin ng dragon! May putok boses mo. May putok boses ko? Kita, ang hirap dito, may putok yung boses ko ah. Naman eh, okay naman. Sino yung sabi na may putok? Oh. Ang baho mo naman. Gago! Black Spider, Idol J, binawi ni Attorney Harry Roque yung sinabi niya sa pulburong video. Kamukha lang daw ni... Ano, ba't nagbabaw yan? Bakit nagbabaw yan sila ngayon? Why? What are you do that? What are you meaning of the fucking shit? Ay, may galib siya rin dyan ala Papa Charlene Pichanter TV, Mama Baby Pink, Mama Dayan, yung Mami Teresa, yan, kay Sir Bong and Madam, may galib siya rin sa inyo, Boss Randel, Anharot, tsaka kay AJ Warriors, ewan ko nasa na yung mga lokong yan, mga moderator natin na kung saan nagpupunta ang mga yan, no? Kay Banateros, Richelle Vista, may galib siya rin po, no? Oh, si ayun na nga no, pumuputok ubo mo, ha? Umubo ka, ayun. Kaya pala pumutok. Binawi daw, bakit babawiin? Bakit nga binawi, no? Okay, kay Mama Elsa Orpelata, bakit nga babawiin? Anong meron? Kay Winnie Giosor, Giorson. Yan, okay, start na tayo. So, eto na nga. Ngayon ay nag-iiyakan po ang mga Tanso vlogger. Hindi ko po alam bakit sila nag-iiyakan ngayon. Samantalang nung una, sigaw sila ng sigaw na, "Oy, Bibi Sara, magsalita ka na, mapatungkol sa West Philippine Sea." Ngayon, na binalatan sila ng sunod-sunod, aba, nag-iiyakan ng mga gago. Why? Oh, sakit, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pag nare-real talk kayo, it's so hurt. Ha, it's so hurt. Yan kasi. Sinabi na sa inyo na wag na wag niyong gigisingin ang mga dragon kasi kapag yan ang nagising at yan ang kumilos, may latay talaga kayo. Pati yung mga Black Mamba, Drogon, may grab shoutout. Pati yung mga mga Tanso vlogger, nag-iiyakan. Oo, talagang grabe na daw si Bepe Sara, sabi ng Bisakol. May Bisakol dun eh. Bisakol na mukhang mongoloid. Gago! Sabi si Bepe Sara, grabe ka, wala ka. Sabi niya kay BP Sara, Bepe. Bepe ang puta. Bepe. BP, hindi BP. Busy to hype na to. Pati yung pronunciation ni mo matukoy. Buti sana ko English yun eh, hindi naman eh. Sabi ko, si Bepe Sara, walang utang na loob. Sabi ko, hype daw si Bepe Sara pa talaga walang utang na loob. Black Mamba, Banat Bay, good afternoon. Anong Banat Bay? Ah, may Banat Bay siya sa pangalan. Wow, may Banat Bay din siya. Spoil daw si Inday, sabi ng mga iyakin. Weh, huwag iyakan lang kayo eh. Hindi nyo kasi kaya. Yung sinasabi namin ng paulit-ulit ng mga banateros. Kapag si Bibi Sara nang nagsalita, talagang surebol at tagos sa buto. Ilang beses na namin pinaalala sa inyo. Ayaw yung makinig. Ayan, doon. Nasupalpal kayo. Di lahat naman ang sinabi doon ni BP Sara, totoo naman eh. May katotohanan naman eh. Diba? Katulad lang nun ito. Neto. Asa na? Ilawas mo. Asa na yung sinabi ni BP Sara dito. Asa na yan? Ito.
obsessed yung mga politiko na pabagsakin, ang mga Duterte. That's true. Obsessed. Ha? Obsessed ang mga politiko na pabagsakin ng mga Duterte. At hindi lang ang mga Duterte, kundi yung mga kumakampi sa mga Duterte. Yan ang totoo dyan. Ganyan ka-obsess yung mga yan. Oh, eto, so palpal tuloy kayo. Panorin natin. Obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte. At naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. At sinasabi nila pabagbibig. Anong pala po lang si parang galing sa statement ng sana may interview namin si BP Sara, no? Oy, Ma'am Rona Salcedo, maraming salamat po. Thank you, thank you. To demonize the store. May echo? How do you see this po? May echo yung video? Oh my God, bakit may echo ang video? What are you the meaning of this? May echo ang video. Wait lang. Paano ba? May echo. Oh, yan. Oh. Vice, paano po kaya natin ito? Meron na? Ma-assess para sa point of view po ninyo with regard to this kind of obsession daw po. Oo, ganun yung tulad ng sagot ko kanina, no? Ganun yung tingin ko. He suffers from two poison arrows na nag-align. No, gustong may politika doon, allied siya sa mga Dutertes. Ang mga Dutertes gusto pabagsakin, klaro naman yan, nakikita naman natin sa mga pronouncements ng iba't ibang politiko, gusto pabagsakin, at meron din siyang legal problems doon sa United States of America. So yan yung ano ngayon, burden ngayon kay Pastor Apollo Akibuloy. So, Vice, how can we try to ease that burden po? Kasi parang sa side po kasi namin sa KOGC, Vice, syempre in behalf po sa lahat ng mga members din po ng KOGC po, ma'am, no? There are threats po kasi na babalik po yung mga police to serve the warrant again and to implement excessive force. So, paano kaya makakalma yung mga nasa KOGC po, Vice? Oo, yun ang sinabi ko unang-unang kanina. Dapat kalma lang, mga Dabawenyo, mga citizens ng Kingdom of Jesus Christ. No? Pag nag-implement kasi ng search warrant or warrant of arrest, may rules kasi yan sa batas kung anong dapat gawin ng police. Kaya, ang advice ko sa Kingdom of Jesus Christ is paniguraduhin na kapag nag-implement ng search warrant or warrant of arrest, meron doong abogado or merong na-brief ng abogado kung ano yung mga rules of engagement sa implementation. Lalong-lalo na galing sa side ng Philippine National Police. Labas doon, pwede nang magreklamo or pwede nang maghain ng kaso ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kung meron mang sinasabi na excessive use of force, pwede nang maghain ng reklamo ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you po. One last two pahabol na questions, ma'am. Ay, wala pala akong boses. Sorry. Pasingit muna, yan nga yung sinasabi ko eh. Wait lang ha, ba't parang naglolo ko lahat ng gamit ko? Bakit ka? Okay. Ito na. Oh. Yun nga, katulad nung sinabi ko ka nung nakaraang araw, mapatungkol dyan sa mga member ng KOJC at may give shoutout sa iyo, Maria Bilbar 27 from KOJC. Yan, ayun, kagaya ng sinasabi ko na kailangan talagang habaan pa ng pasensya. Ang pasensya ng mga member or mga taga KOJC compound.
Dahil nga ang motibo ng mga siraulong mga nanggigipit diyan sa inyo ay para lang ano, para lang inisin kayo. Para inisin kayo, para magalit kayo, at kapag nagalit kayo sa kanila at napikon kayo sa kanila, doon na sila gagawa ng hakbang para saktan kayo. Ganyan ang mindset ng mga gago. Ayoko lang magmura eh. Ayoko lang ha. Ayoko lang. Iwa. Ano nyo ako? Tawag do ito? Ihiwalay. Pigilan nyo ako ha. Pigilan nyo ako. Pigilan nyo ako ha. Baka may masaktan. Mahirap na. No? Kaya nga, yung sinasabi dito ni BP Sara is napakalaking katotohanan yun. Na habaan nyo pa ang inyong pasensya. So tuloy pa natin. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros, na ako si Risa na naman. Nandiyan Risa po sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Oh yes. Oh, that is an example of sinabi ko pa sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte, at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Totoo yun. Totoong totoo yun na hindi tinatago ng mga ha? Oo. Hindi talaga tinatago, talagang lumalabas sa mga bunganga nila na obsessed sila sa mga Duterte. Lalong-lalo na itong si ng BBM, ha? Oo, lalo-lalo na yan. Kunwari, hindi kasi, ang taktika kasi ni BBM, ganito, yung mga bata niya yung papabanatan niya, papabanatin niya pala. Katulad lang ni Romualdez, di ba? Ni House Speaker Romualdez, ni future Prime Minister Romualdez. Di umano na nagbabayad si House Speaker, Prime Minister, future President of the World na si Martin Romualdez, di ba? Na di umano na nagbabayad siya ng mga vlogger para lang banatan ng mga Duterte at para iangat ang pangalan niya. Di umano, ha? Oh, ganun din ginagawa ni BBM ang mga bata niya, katulad yung mga bata niya, si Abalos, si Marvel, si Tore, si Diwata. Sorry. Ay, hindi. Kakulay. Sorry na. Kakulay pala. Sir J, mahina yung sound effects na mura. Ayan mo na. Huwag mo nang pakialaman. No? Tuloy natin. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, Attorney Manz, kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this point? I cannot speak for Congressman Pulong Paulo Duterte, no? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte. I cannot speak for my husband, Man Scarpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo kundi politika lang. Klaro naman yan. Nung nakita niya, nanalo na si Pangulong Duterte noong 2016, hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Makikita ninyo sa kanilang mga sabi, hindi ko lang alam kung nasadya nila hindi nila ginagawang sekreto, politika, motibo nila,
Pero pareho yan sila. Sonny Trillanes at si Divero. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre, backed up by sila by pahiram na ng term ni Senators Billy Powers That Be. Mabuti is what is happening. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan sa Pilipinas na nangyayari napaka-ano ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napakainit ng politika. Exciting yan sa mga politicians eh. Pero masama yan. Bayan. May ko na naman. Buisit talaga. So, ang advice ko sa number one, sa government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinary tutupan natin ang trabaho natin. Ulit ko yung sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako nagsasabi natin. Ilan minutin yung politika? Wala na mga election eh. Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil na maglaban-laban ulit sa politika. Nagiging exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon, di ba? So, pagdating naman sa governance, dapat, diba, para sa bayan lahat. Okay lang naman yung sabihin mo kung ano yung problema or kakulangan sa governance and sa government. Kasi hindi naman din pwede na isang side na lang lahat at wala nang mali doon sa mga ginagawa ng administration o ng gobyerno. Yan, okay na. Okay na. Bluetooth. Okay na ba? Wala pa rin. Ay, naku! Okay na. Okay na. Wala ko sa outbound. Sorry. Daya, busy talaga. Buhay, buhay. Ang buhay, weather lang. Ngayon. Eto pa. Meron pa yan dito. Okay na ba? Boses natin. Okay na. Yan, okay na. Okay na. Yan, oh. Sana hindi mag-echo, buisit na yan. Kaya yung undalin yung laptop ko sa SMNI kasi nababago yung setup niya. Oo, nababago. Hindi ko matandaan kasi kung ano yung nasi-setup ko lagi. Alam nyo naman ako, makakalimutin. Ito yung about sa obses. Ito na, panood na natin tong obses. Ito. Wala akong description. Ay, wait lang ha. Hanapin natin yung pinaka or original copy, video copy, no, para mas maganda ito. Yan. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Wala lang description. Hindi tayo mag-record. Rewind tayo. Parang hindi pa po kasi alam, Ma'am Inday, ng public at ng mga supporters niyo po, the real reason po ng inyong pag-resign. Although in your interview po sa DepEd, sinabi niyo po na meron kayong hindi nasunod sa usapan niyo po ni BBM. Can you tell us about this, Ma'am? Opo, sinabi ko noong interview, no, nung araw na nag-turnover kami, turnover program sa DepEd, nag-interview yung media din, sinabi ko sa kanila, it needs to sit down kasi medyo mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siya kategorya, merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba
yung listahan and sa pangayon hindi pa kasi ako handa. So sa madaling salita, talagang ginamit lang si Bibi Sara ni Marcos. Ang dami pa lang ang dami pa lang pangako. Ang dami pa lang pangako ni ano ni nitong ni sino ba to? Nitong ni Marcos kay ano, kay BP Sara. Oh, ang dami niyang pangako na hindi niya itinupad. No? Lalo na yung mga ano, lalo na yung tawag dito, lalo na yung mga yung siguro about diyan sa bigas na yan. Oh, marami pa siguro talaga na mga pinangako si BBM na hindi niya sinunod or hindi niya kasi ano yan eh tawag dito. May ano yan eh, may mga rules yan eh, may mga anuan sila yan na pangako sa isa't isa o ganito ha. Pag naging presidente ka, ganito ganyan. O sige, ikaw na tumakbo bilang presidente. Pero kailangan mong gawin 'to kasi ito yung handikain ko. Ay alam mo niyo, alam naman natin ng mga Duterte, talagang kung puso sa pag-unlad ng Pilipinas ay isa yan sa nakikita sa kanila. So maaari baka yung katulad niyan, yung sa 20 kilos na bigas, baka di nga natuloy. Baka ayaw talagang sundin ni Marcos yun. So wala na tayong magagawa doon. No? Okay, tuloy natin. Na umupo para isa-isahin. Ayun. Okay. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Okay. Ma'am, may dugtong ko na. So after you resign from the cabinet, kumusta po ang naging relationship niyo ngayon? Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. Connected. So, wala akong wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap, hindi na rin kami. Opo, yung nabanggit mo ma'am na mahaba-habang usapan ito, although hindi pa kayo handa ngayon, are you saying that someday you will sit down and talk about all these reasons na sinabi niyo po ma'am, yung halo-halo na po, may budget, may DepEd, may para sa bayan, may personal? Oh, someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Oh, yan, oh. Iyakan na naman kayo dyan. Iyakan na naman ang mga putragis. Oh, ito na yung matagal na ano. Ito na yung matagal na gusto ng mga tanso na marinig kay BP Sara. Ito, play natin. Yung frustration ko as a Filipino. Sinabi ko naman na ano, 'di ba? Hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa opposition, hindi politika kundi para sa bayan. Klaro naman ata 'yon sa oath of office ng lahat. Sahin lang po namin, we believe nagkaroon na po kaya ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyo naging meeting? Yes, oo. Kagabi na meron kaming dinner meeting ni Senator Boss Rando. Mag-ilap shoutout, Boss Rando. De La Rosa. Ipagmahal. Usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So, nabigay ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos, sa pag-usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng pag-uusap ay politika at kaparte siya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro mag-antay muna tayo ng survey ng September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage ang ating mga tao, mga kababayan na paniguraduhin na malinis
yung halalan ng 2025. Ay, shout out bro, shout out. Malinis, okay. Ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari. Ah, oh, so ibig sabihin, daya talaga sila? Ah, ganun ba yan, Bibi Sara? So, ibig sabihin na talagang ano, talagang mukhang, kasi alam niyo, minsan na ano na ako dito kay Bibi Sara, nasasanay na ako dito unti-unti. Nasasanay na ako unti-unti sa ano, nasasanay na ako unti-unti sa kanya yung mga logic, ano niya, yung mga double meaning niya, nasasanay na ako, no, sa mga ganito ni Bibi Sara. So, ibig sabihin, Bibi Sara, totoo nga, nandaya sila. Grabe. So, ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ni Glenn Chong na yung Smartmatic, nilagyan pa ng magic. Gago! Ganun ba, Bibi Sara? Kasi ito, ah, hindi sasabihin to ni Bibi Sara kung hindi niya alam yan. Hindi niya i-co-connect sa mga sinasabi niya. Yan, ganito, ganito, ganyan. Usapan namin na pagdating ng midterm election, walang mangyaring dayaan. Para saan kasi yun? So, ibig sabihin, double meaning na naman yung BP Sara. Iyak na naman sila dito. Okay, tuloy. Sa lahat ng mga positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganun. So, importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng kaumbayan. Okay, sorry BP ha, mag-follow up lang ko. Salamat bro, thank you. Kung hindi kayo nakapagbigay ng commitment, does it mean ma'am na they directly ask po for your help para sa 2025? Yes, mayroong ganun na conversation na nangyari yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers. And I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan. Meron kang microphone na hihiramin kung sa lugar kung saan ka mangangampanya. Eh, kailangan mo planuhin yan. So, sinabihan ko sila, mag-meeting tayo ulit. Sabi tama. Ko. Antayin natin ang numero, mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante din kasi sa amin, yung mga kandidato na mula sa Mindanao, dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao, in fact hindi lang Mindanao, Visayas as well, nahuhuli lagi yan, particularly yung mga nasa dulo ng Western Visayas at Eastern Visayas. Tama yung lugar na yan. Lagi napapag-iwanan yan. So, sinabi ko sa kanila, mahalaga din na dalhin natin ito, storya ng paano ang peace and development sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid, bago ko ipasa sa'yo. Ma'am, what do you mean when you say antayin ang number? Ito yung kinaganda dito kay BP Sara. No? Buti pa ang vice presidente alam tong mga ganito. Ay yung presidente natin, alam ba? Ha? Oh, tanong lang naman. Nagtatanong lang naman eh. Ha? Eto yung kinaganda eh. Kay BP Sara, alam niya yung mga ganito, yung mga number, mga magiging mga problema ng mga Pilipinas at yung mga lugar na talagang napag-iiwanan, lalong-lalo na sa mga proyekto na galing sa ating gobyerno na kahit wala naman talaga. No? Ito yung kinaganda kay BP Sara. No? Alam niya kung ano yung mga lugar na nangangailangan ng tulong. Alam niya kung ano yung mga lugar na napag-iiwanan niya. Eh, si Marcos, anong alam? Tanong lang naman ako. Tanong lang naman tao. Ano ba alam ni Marcos? Meron tayong 5,500 plant control. Are you referring to the ranking of the said candidate spot ni si Senator Batol, Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys. Tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys. Tapos mag-meeting tayo ulit pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo. Wala pala akong boses. Kaya pala,
Kaya pala nag-meet na si Senator Bongo at si Senator ano? Well, Senator Bongo, Senator Bato at si VP Sara. Naku bro, katapusan na lang mo. Alamad. Di ba pinost ko yun sa Facebook ko na magkasama sila ni Senator ito pala yung tinutukoy niya, no? Ito na pala yung sinasabi dito ni VP Sara na tawag dito na pag-usapan natin ulit. So ito na nga, pinost ko na nga dito yan at baka hindi kayo naniniwala ay eto naman ay may ebidensya naman tayo. Ay, Bus Randel, maraming salamat Bus Randel and Madam, thank you nang dahil sinyo nagkakulay ang chat box ko. So eto na pala yung sinasabi ni BP Sara. Yan na, eto na pala siya. Okay, meet up na sila. Ay, paktay na, dami na naman puputak dito. Yan o, yan na pala yung sinasabi ni BP Sara. So nag-usap na sila. Ay, panalo na, wala na to. Wala na to, sure ball na to. Oo. Ako na nagsasabi sa inyo mga UD Punggol. Oo, nako, iyak-iyak tawa na naman kayo dito. Ayun pala 'yung sinasabi ni BP Sara na tawag dito na darating 'yung ano, pag-uusapan natin 'yan. Ito. Magpulburo na expert si BBM. Nako po. Okay. Para sa kampanya, dahil sabi ko nga, mahalaga sa amin ang Visayas at Mindanao sa pagtutulak, no, ng peace and development dito sa ating ano government. Alright, thank you ma'am. Okay po. Ma'am, sabi nga, kayo na po muna ulit. Ma'am Hana po may tanong. Hey, go Ma'am Hana. Hey Ma'am, may hapon. Hana pa po. Si Ma'am Hana. Ma'am, yung recent po na statement niyo, Ma'am. Do you consider yourself a opposition po? Inilatag na po kasi yung mga problema na nakita niyo sa bayan po under this administration. Sige pa, Ma'am. Ito yung kahapon na statement, no, hindi yung today na statement, no. Kahapon na statement, doon ko binilabas yung frustration ko as a Filipino. Yes. Sinabi ko naman noon, no, 'di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa opposition, hindi politika kundi para sa bayan. Klaro naman ata 'yon sa oath of office ng lahat ng government officials na para sa bayan ang trabaho mo. So kung ano yung sa tingin ko tama para sa bayan, 'yun yung sinasabi ko. So, yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko doon sa statement. Sinabi ko sa ating mga kapatid na Muslim, sa mga iba't ibang tribo na Muslim doon sa Davao City, kasama na yung mga nasa MNLF, na hindi na yung usaping seguridad ko, personal na seguridad ko, ang mahalaga eh. Ang mahalaga, lagi kong sinasabi yan, diba? Sabi ko, makakatrabaho naman ako kahit wala akong security. Walang security. Pero ang mas mahalaga ay yung seguridad ng bayan. Marag na naman sila dito. Talagang supalpal ang inaabot nila mga yung punggol. Yeah, buti nga sa inyo. Yan kasi... Pinilit nyo magsalita Nananahimik yung tao eh. Ikaw naman kasi future Prime Minister Romualdez. Yan kakabida-bida mo. Yan tuloy, nagising na galit ang agila. Nagalit ang agila sa pagong. Ay, sorry. Gago! So, ngayon, hindi nyo kinakaya, no? Sakit, no? Butahin nyo kasi... nagtitimpi yung tao, nananahimik si BP Sara, ganda-ganda, puro trabaho lang, pinag-atupag, anak ng titing, pinapabanatan mo sa mga bataan mo, pinapabanatan mo sa mga vlogger mo. Ngayon, ayan na, nabuisit na sa inyo, napuno na, yan, lumabas tuloy lahat ng mga baho nyo. Kasi nga, ang babaho nyo. Ewan ko na lang kung maging future Prime Minister ka pa, Romualdez. Gago!
Condolence. Gago! Okay! Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakaawan. Walang inuurungan, panateros ay tinutulungan.